Hello, good morning. Ngayong araw ay magpiprint tayo ng back-to-back. Meron tayong dalawang testing na gagawin. Yung short edge binding at saka yung long edge binding. So, yun yung dalawang settings sa pagpiprint ng back-to-back sa mga duplex printers. Yung automatic. When we say automatic, yung hindi siya na yung kusang mag-flip ng papel. Kasi meron ding manual, tapos i-install ka niya na i-flip mo yung ganyan papel, tapos saka siya ulit mag-print. So, ang gagawin natin ngayon ay yung automatic back-to-back printing. Okay. Sige. Ito, nag-create na ako ng test document. Para makapag-print ka ng back-to-back, Ctrl-P mo lang. Tapos, sa properties, basta iset niya lang tama yung document size, tapos yung paper type. Yung quality, dinraft ko na lang kasi test print lang naman. Tapos, ito yung pinaka-settings na importante sa back-to-back, yung two-sided printing. So, una natin itetest yung short edge binding. Ano yung itsura nung print kapag ka naka-short edge binding. Git na select ko na yan and then click OK. Tapos, ayan. Kita natin dito, pagka short edge binding, ang settings. So, ito yung page 1. Tapos, ito yung page 2. Pag ganun siya. Stickable siya kapag yung papel mo naka-bind dito. Tapos, pag ganun. So, yun yung short edge binding. Sige. I-test print naman natin yung long edge binding. So, i-edit na natin ito. Tignan natin kung ano naman yung i-re-raise kasi natin yung papel. Ayan. Nilagay ko sa gilid para tipid tayo sa papel. Ayan. So, balik tayo dito sa printer properties. Ganun pa rin. Document size, paper type, quality. Tapos, ito sa two-sided printing. Ang long edge naman ay ito. Piliin natin yung long edge. Auto. Para kung gusto mo na automatic. Para doon sa may mga auto duplex. Ayan. So, click OK. Print. Bilis lang niya kasi ang late lang na ng text. Tapos naka-draft pa. Long edge test. Tapos, ito yung page 2. Ito yung pangkaraniwang ginagamit natin, yung long edge binding na settings. Para, yun, napiflip mo lang. So, yun yung difference. Ang short edge, pag ganun, pabuklat sa galing baba. Ang long edge ay galing sa kanan. Okay. Kanina na, test na natin mag-print ng back-to-back. Ngayon, photocopy naman. Okay, so, ganito yung setting sa back-to-back. Yung sinasabi kong back-to-back ay yung automatic. Hindi mo na i-break na rin yung papel para mag-back-to-back. Hali, una, ito, punta ka sa copy. Gawin mong 1 2-sided. Tapos, original orientation as is, portrait lang. Tapos, sa binding, ang left edge, ang katumbas niyan sa word,
ay yung short edge at yung top edge, ang katumbas niya sa word ay yung long edge, long edge binding. So edge, left edge binding lang tayo. Okay, click one, tapos applicable lang to dun sa dalawang papel, tapos ipiprint siya sa isang bond paper. Hindi kaya yung isang bond paper na back-to-back, tapos ipiprint siya ng back-to-back. So, manual ang mangyayari sa ganun. So, ito, pagka dalawang bond paper yung ipiprint mo, ipopotocopy mo, tapos ilalagay mo na sa isang bond paper. Yun, pwede yun. Kasi ilagay natin ito. Yung dalawang papel natin. Ito, at saka ito na lang, back. Okay, yan. Tapos, copy. Ito yung pinotocopy natin, tapos iba back yung ito. Back. Ayan. Ito na yung back. Ito yun. Medyo confusing kasi reuse yung papel pero yun. Nakapag-copy tayo ng back to back. Yun lang. Kapag ka ang gusto nyo, ang binigay na papel sa inyo ay back-to-back. Gusto nyo ipa-photocopy ito at saka ito. Manual na. So, i-print mo muna to. So, pagka nailabas na yung papel, saka mo nalang baligta rin yung papel. Aba, nailabas niya na dito yung photocopy nito. Yan. Tapos, pagka na-print na niya nga, yun nga, baligtarin mo na lang dito. Yun, manual yun. Okay. Yun lang. Thank you. Bye-bye.